Magandang araw mga ka-eShop. Ayan, may gagawin tayo. Ayan, no? Microwave oven siya. Bali, tinanggal na natin yung control dito. Kasi ang problema nito ay yung mga control niya, hindi mapindot. Yan yung laman niya. Ayan. Ngayon, yung control niya na ay ito na. Tapos, ito ang kailangan natin palitan, yung mga pindutan na to. Eh, wala naman tayo mabibili ng ganito. Kaya ginawa natin ang paraan. Yan. Kinopya natin yung circuito doon. Gumawa tayo ng ganyan. Nagkabit tayo ng tack switch. Yun o, nagbutas tayo. So, tapos may mga tack switch na yan. Tapos saka mo siya lagyan ng wiring. Medyo mahirap ang mag-wiring dito. Kasi kukopyahin mo yung circuito niya. Isa lang kasi ito. Yan. Isa yan, makadikit. Ngayon, para makuha mo yung circuito niya ng maayos, hahatiin mo siya. Ayan. May hati siya. Ayan. Magkapatong yan. Yung isang circuito na to, tapos yung isang circuito na to. Magkapatong yan. Yan. Magkadikit. Para makuha mo yung circuito, isa-isahin mo siya. Yan. Ang una natin ginawa dito ay itong circuit na to. Yan. Dito tayo sumunod. Yan. Tapos, kabit mo lahat ng circuito. Kaya magulo ito. Pag ito ang ginawa, medyo magulo ang paggawa ng ganito. Matrabaho. Pero solid naman dahil tumatagal naman to pag kinonvert. Okay, bali tapos na tayo mag-wiring. Ayan o. Magulo ang wiring niya. Kasi ano to eh. Parang 12 na piraso na wire ang ginamit natin dito. Ngayon, ang gagawin natin ngayon yan. Ayan, kakabit na ngayon natin dito yan. Bali, irerekta ngayon natin dito yan. Okay. Tanggalin muna natin yung socket na to, tapos kakabit natin ito para maganda yung kapit niya. Yan. Okay, bali natanggal na natin yung clip niya to. Yan. Ngayon, ganun ang kabit niyan. Kasi ang setup nito pag ganito. Tapos yung clip niya ay dito sa taas. Okay, ganyan. So, yung wire niyan ay mula dito, number 1, pin number 1, yun din yung wire na gagamitin natin, pang 1 din. So, pasunod pa akyat sa taas. Kasi, yung isa kasi dito ay grounding. Yun yung kulay itim na yan, hindi ang kasama. Bali, dito lang tayo, kukuha ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yung itim, 6 din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung pang 7, hindi yung kasama. Kaya sa baba tayo mag-umpisa sa paghinang. Okay? Okay. Tapos na natin siyang ikabit. Yan, nakakabit na siya. Yan, nakakabit na yung ating monitor. Yan. Tapos yung control, okay na. Sa paggawa kasi nito, dapat pag sinaplas nyo yung magkakadikit, yung nasa ilalim, yun yung iiwan nyo. Yun. Tapos yun yung puporma nyo. Tapos bubutasan nyo yan. Huwag nyo silang butasan na sabay. Kasi minsan nagugulo yung koneksyon. Mas maganda yung isa-isa na lang ang butasan nyo dito. Ganyan siya. Isang side lang. Ganyan lang ang paggawa ng control ng mga ganitong microwave oven.
Kasi wala ka talaga mabilhan ng mga ganito. Kailangan provide mo talaga na gumawa ng sariling control niya. Testing natin ngayon kung gagana siya. Kunin ko lang yung unit. Tapos dito naman sa ating unit mismo, yan yung mga connection niya. Yan, pumasok sa fuse. Yan, dumiretso dito. Okay, yan yung connection niya. Tapos, minsan kasi ang problema ng mga ganito ayaw uminit. Minsan naman ang problema nito, short yung coil dito. Short yung connection dito, short sa body. Yun, talagang sira ito. Pero pwede ito palitan, yung socket na to. Kung mayroon kang sirang ganito, kunin mo lang yung socket na to, tapos pwede mo siyang ipalit. Ang pag-inang sa loob, medyo dapat matibay. Pero kadalasan ang sira nito, buo naman yung coil, wala namang short, pero ayaw uminit. Try nyo pa rin palitan ito kung ayaw uminit. Kung good naman yung kapasitor, good yung diode, buo yung fuse dito, high voltage fuse niya, buo naman, wala namang putol yung winding dito, okay naman yung 220 input niya o yung coil niya dito, primary, tapos yung secondary niya papunta dito, saka may isang coil pa siya para sa high voltage niya. Okay, pag buo lahat yon tapos ayaw pa rin uminit, ito, try nyo itong palitan yung magnetron na to. Ito, hindi naman kailangan nga same-same ang pin, same yung terminal dito. Pwede naman siya i-convert sa ibang magnetron. Okay, kung wala ka talaga mahanap, pwede siya i-convert. Hindi na kailangan yung model nito. Yan, mga number-number dyan. Hindi na kailangan yan. Ang mahalaga, yung parehas ng laki. Kung mas maganda, parehas yung terminal niya, parehas yung lagayan ng tornilyo dito. Mas maganda, maganda kapit niya. Tapos may sakit din tong pumuputok. Yung pag nagluto ka, pumuputok sa loob. Okay? Pag pumuputok naman sa loob, ang problema naman nun ay ito. Yun, meron dito na papel dito, yun o. Yun. Minsan pag sunog na yan, puputok yan, nag-i-spark pag sunog na yung papel na yan. Okay. Lilinisin lang yan, tapos kung may bago kayo, palitan nyo na lang. Tapos check nyo rin yung pinaka-ulo ng magnetron. Kung walang butas doon yung bilog na cover ng ulo niya. Yun, tingnan nyo rin yun kung walang butas yun. Kasi pag may butas yun, minsan doon din kaya puputok-putok yung ano, yung pagpaandar nyo, puputok yung loob nito. Okay? Ganun lang. Okay, testing naman natin yung ginawa natin. Okay, ito na siya. Naikabit na natin siya. Bali, yung papel na nakakover dito, kakabit din natin. Okay, ito na siya. Ito guys, tandaan nyo, ito huwag nyong isama sa pagbutas ito. Dahil ito yung ibabalik nyo pag ayos na yung control nyo. Yun, ikakabit nyo ulit to. Kaya pag nagbutas kayo, huwag nyo isama ito. Dahil masisira ito pag binutas nyo. Ang bubutasin nyo lang para makuha nyo yung eksaktong touch nya. Yung eksaktong pindutan nya ay yung pinaka-control lang nya. Yung cover na ganito, huwag nyo butasin. Kasi pag nabutas nyo ito, papangit naman yung oven. Okay, kabit ulit natin to. Okay, ito na. Testingan natin yung oven nating ginawa ng control yan, no? Testing natin. Yun, ilaw na siya. Try natin eh. Okay, bumukas siya. Cancel natin. Okay. Pindot natin to. Yun, tumutunog. Yan. Yeah.
Bali, okay na lahat. Nagpa-function na lahat ng pindutan niya. Kaya hindi na mahirap pindutin. Yan. Okay, okay na siya. Bali, sasarado lang natin. Tapos, yun, no? Testing natin. Pero wala tayong lulutuin. Kaya, okay naman to. Umiinit naman to eh. Ang problema lang talaga nito ay yung mga pindutan niya ayaw mag-function. 30 seconds. Yun, no? Yung basahan, umiikot naman sa loob. Okay naman. Okay, mainit naman siya. Okay siya. Okay na. Bali, control lang talaga sira nito. Kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa suporta nyo. Sa susunod ulit natin na video.